malaking tulong po sa amin, tsaka talaga pong hindi nila kami pinababayaan. Magandang umaga, Novo Ecijanos, at maligayang araw ng mga puso sa inyong lahat. Sa ngalan po ni DobolP, ako po si Janine Valentino, ang inyong kaibigang lingkod na nakakasama po araw-araw dito sa ating programang Ayuda at Balita sa Umaga. Kasama rin natin ang ating mga field reporters mula sa TV48 ngayong araw na si Lismas Patran III and Jovelyn Astrero. Sa DWNE naman, kasama natin si Maureen Reyes, Delphine Ilaw, at Aga Linsangan, at sangguniang panalawigan na Taniel Isaacose. Gayon din si Nini ng Alagang Umali na maghahatid sa inyo ng Ayuda at Balita sa Umaga. Mapapanood ninyo po kami ng live dito sa himpilan ng TV48, simultaneously sa Facebook pages ng DWNE at sa Bisyo Matapat para sa mga Novo Ecijano. Rice Distribution Program ng Pamalang Palalawigan ng Nueva Ecija ihahatid ng mga kasama nating reporters mula sa DWNE, Alagang Umali at TV48. Muna tayo mga kaibigan sa Umaga. Mga unclaimed passport noong 2021 kakanselahin at itatapon na ng DFA. Inihayag ng Department of Foreign Affairs of DFA na kanila nang kakanselahin at itatapon ang mga hindi na-claim na pasaporte na inisyo noong pang Enero ng 2021. Base sa kagawaran, ito ay alinsunod sa DFA Department Order Number 2021-012 on the disposal of unclaimed and spoiled passports. Pinaalalahanan ang mga hindi pa nakakakuha ng passport na hanggang March 1, 2022 na lamang maaaring i-claim ang mga ito sa DFA Consular Office. Ang mga apektadong aplikante ay kailangang maghain ng bagong aplikasyon ng pasaporte pagkatapos makakuha ng certificate ng hindi na-claim na pasaporte mula sa DFA Asyana o sa DFA Consular Office kung saan na-proseso ang mga hindi na-claim na pasaporte. Ang mga passports na nakatakdang ilabas simula February 1, 2021 ay hindi apektado at maaaring i-claim mula sa DFA Consular Office kung saan sila na-proseso. Hinimok din ng DFA ang publiko na i-claim na ang kanilang pasaporte 30 araw matapos itong i-release. 1.20 centavos per liter, posibleng idagdag sa gasolina simula bukas. Inabisuhan ng isang kumpanya ng langis sa mga motorista sa posibleng pagpapatupad ng dagdag presyo ng produktong petrolyo simula bukas, February 15, 2022. Sa pagtataya ng Uni-Oil Petroleum Philippines, maaaring madagdagan ng mula piso hanggang 1.10 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel. Ang presyo ng gasolina sa kabilang banda ay maaaring tumaas ng 1 peso and 10 centavos hanggang 1 peso and 20 centavos kada litro. Huling nagtaas ang presyo ng gasolina at diesel ang mga oil companies nitong February 8. Ang year-to-date adjustments ay nasa kabuang net increase na 6 pesos and 75 centavos kada litro para sa gasolina at 9 pesos and 15 centavos kada litro naman para sa diesel. Unang tayo na nga mga kaibigan ay dumako sa ating rice distribution program ng Pamahalaang Panlalawigan. Hatid pa rin po sa atin ng ating Governor Oy Matias Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali, katuwang po si Congresswoman Cherry Domingo Umali. Dahil mga kaibigan, sa kaalaman lang po ng ating mga manonood ngayon, taong 2019 nang itatagpo ang Provincial Food Council yung
Inisyal na pondo po nito na ipinambibili ng aning palay ng mga lokal na magsasaka sa mas mataas na presyo ay galing po sa surplus na pondo noong nanungkulan po bilang gobernadora po si Congresswoman Cherry Umali. At ang bigas mula rito na ipinapamahagi po sa inyo, mga kaibigan, na ngayong may pandemya sa bawat tahanan ng pamilyang Dopo Esihano. At ngayon nga po, mga kaibigan, 14 na barangay sa 14 na bayan at lungsod ang mabibigyan po ng ayudang bigas. At dumako na nga tayo sa ating mga kasama na ngayon po, maaga pa lang mga kaibigan, ay nasa field na. At pumunta muna tayo kay Kuya Aga Linsangan na ngayon po ay nasa Talavera sa Barangay Campos, Talavera. Kuya Aga! Umaga sa iyo at share, tama ka. Kami ngayon ay narito sa Barangay Campos kung saan ay kasama natin ngayon ang buong tinkaunderan na pinumunuan ng ating muling mga marunok-nok sa tungkulin na pangunguna nga ni Ernie Patiris, nandito rin si ABC J.L. Santos na kung saan natin say tayo siguro para mas marami tayong malaman kung anong pangilan na to, kung ano pa yung kapalaki nila sa mga susunod na araw. Bigay ko sa iyo ng kumbo ang aming magandang alkalde si Mayor Ken Santos Martinez. Yes! Magandang umaga sa iyo, Kuya Aga, at magandang umaga rin, Mayor Nery V. And of course, ang ating aspiring Mayor J.R. Santos sa bayan ng Talavera. Mayor Nery V, dito po, sa yung Barangay Campus po, pang ilang barangay na po ito na nabigyan po ng bigas sa bayan ng Talavera? Ito ay pang 31st barangay na. So, ilan pa? 22 more to go. Kaya kami araw-araw na umiikot para ipamahagi yung ayuda, yung bigas ng ating pamahalaan ng Lawiga. Of course, our good governor, Oy Umali, and Vice Governor Doc Anthony Umali. Yes po. Mayor Nery V, dito po, tinataya po mga hanggang kailan pa itong, sabi niyo po, meron pang mga 20. So, hanggang kailan tatagal itong 22. Pamimigay po ninyo? 22 barangay pa kami. Yes po, 22. Aabot ng Marso. Oo. 17th of March. Pangalawang yes, po. 11, last day namin. Opo. So dito, araw-araw po ang ating mga katuwang po na pamahalaang panalawigan sa pangunguna po ng ating Mayor Nery V. Santos na tatakbo bilang Vice Mayor ng Talavera at ang ating aspiring Mayor, ang ating ABC President J.R. Santos. Mayor Nery V., baka meron pa po kayong mensahe na gusto iparating po sa mga nanonood po sa atin ngayon and of course sa mga kababayan niyo po dyan sa bayan ng Talavera. Go ahead. Una-una yung salamat kay DobolP at kay Vice Governor dahil yung ayuda ay napakalaking tulong sa ating mga kababayan ngayon na panahon ng pandemya. Ito ay third wave na, no? Kaya talagang tuwang-tuwa yung aming mga kababayan. Kaya sa mga kababayan ko, suportahan po natin yung mga taong tumutulong sa atin. Sa panahon tayo ay nangangailangan, hindi lamang sa panahon ng eleksyon, kundi po sa lahat ng panahon. At yan po ay si DobolP at si Vice Governor Anthony. Kaya alam niyo naman, ngayon talagang medyo hirap yung ating mga kababayan. Kaya itong sakong bigas ay malaking bagay para sa kanila. Kaya muli, salamat kay DobolP at kay Vice Governor Anthony mula po sa bayan ng Talavera. Yes, Kuya Aga, punta naman natin kay ABC President. Baka alam ko eh, parang merong gustong iparating itong ating aspiring mayor ng bayan ng Talavera. Tama ka, alam mo. Sige. Morning po. Yes po, good morning po. ABC, kayo po ay araw-araw na umiikot dyan sa bawat barangay ng bayan ng Talavera. Napapansin for sure yung mga reaksyon ng ating mga kabarangay po dyan sa mga pinupuntahan ninyo. Ano po yung nagiging experience po ninyo? Ano po yung nagiging karanasan ninyo sa tuwing kayo ay kasama sa pamamahagi ng bigas? Mga reaksyon ng ating mga kabarangay dyan sa bayan ng Talavera. Go ahead. Tuwang-tuwa po yung ating mga kababayan, ating pong mga kabarangay, sapagkat napakalaking bagay po ng ating ibinibigay na tulong mula po sa ating Governor Oy Imadya Sumali at Vice Governor Doc Anthony Umali, sapagkat ngayon po ay kailangan po at apektado po tayo ng pandemya. Kaya ito po ay bali pangatlo ng wave
ng pagbibigay ng bigas ng ating pamahalaang panglalawigan. At napakaswerte po ng ating mga noboys yan, no, sa pagkakaroon po natin ng isang napakagaling at napaka patulungin at lahat-lahat na po yata pinakamagaling sa gobernador sa atin po na talagang lumilingap lahat ng noboys yan, no, Governor Oy Patias Umali at Vice Governor Dong Anthony Umali. Kaya kami po sa bayan ng Talavera ay 200% na susuporta sa ating mahal na gobernador at Vice Governor Oy Patias Umali at Dong Anthony. Maraming salamat, ABC President. At alam ko maaga po ngayon nag-start din dyan sa bayan ng Talavera. Natapos na po ba ang pamamahagi po ng bigas? Yung ating pong pamahalang bayan muli po, tayo po ay magpapamigay yung ating pamahalang bayan. Baka po magsimula siya ng by end of February or first week ng March naman. Kaya magkakasunod-sunod po, magkakasabay yung mula po kay Gov at saka yung ating pong nasa from pamahalang bayan po. At yun naman po ay bigas at grocery para sa lahat ng pamilya sa ating pong mga kababayan dito po sa bayan ng Talavera. Big sabihin, after ng third wave ng bigas, may grocery packs pa ang ating mga kababayan dyan sa bayan ng Talavera na. Napakaswerte mga kaibigan, ano? At talaga nga naman, ramdam na ramdam. Lalo na ngayon, araw ng mga puso, mga kaibigan, nag-uumapaw ang pagmamahal ng ating gobernador. Happy Valentine's Day po sa inyo ni Mayor Nery V at sa lahat po ng mga nanonood sa atin. So maraming salamat, ABC President, ay JR Santos ng Bayan ng Talavera. Kuya Aga! Yes, at din siya, alam mo, biglang tumibig ang puso ko na binagit mo yung Valentine's Day. Bakit? Hindi ko malamang mati ang kanina, pero ang hapo kanina. Uy, nandito ka sa mati, mati ka TV party list ni Congressman na TV band kayo, kami kayo. Di ba kayo napapagod? Ha? Oo, lalo kayong gumaganda. Naku, Kuya Aga talaga, oo. Walang kutas. Ano ba, tingin buha ba? Bumabata ang puso ko pag nakakita ko mga ganito. Lagot ka kay misis. Binati mo ang pesawa mo. Ito, binabati ko. Yung aking mahal, nanonood siya ngayon. Binabati kita ng Happy Valentine's Day at wag kang magalala, mamaya i-date kita kakita sa labas. Sa labas ng ating bakuran. Ako rin sasama sa labas ng bahay. Doon na lang kami kakain. Ano, para mas tipid. At saka ngayon kasi, may pandemic pa eh, di ba? Para doon na lang, mas ligtas tayo. Pero Kuya Aga, kanina nagsimula ang pamamahagi ng bigas dyan. Pwede mo ba kami kwentuhan kung ano ang mga pangyayari dyan simula nung alas 7 ng umaga? And pwede nating ipalabas din yung mga video na nakuhanan mo. Go ahead, Kuya Aga. Bali, ang pamamahagi at isya ng bigas ay bagamat nakatakda siya ng alas 7 ng umaga, ay nagkaroon kaunti pagkabala, nagsimula kami alas 7:30. At hanggang sa ngayon ay pamamahagi pa rin kami kung saan ay aabot ng 6,300 sako ng bigas ang pamamahagi natin ngayong umaga. At kasalukuyan pa rin dito na nagpapamigay ito. At pagkikita ko siya at isya, no? Ito yung ating truck ng bigas. Medyo may ngayon lang. Sali lang, ha? Ito, ha? Ayan yung ating truck ng bigas. Kung saan ay kasalukuyan pa rin siya nagpapa ng mga bigas dito sa Pagay Campus. O, kumusta siya? Di ba kayo napapagod? Ha? Di ba kayo napapagod? Live sila natin siya. Live sila. Dahil masaya sila na kabahagi sila nung ginagawang pagmamalasakit ng ating mahal na Governor Oye, kita mo nga naman, sabi nga ng mga nakakapatayam natin, kagaya ni Board Member Eric Lazar, ni ABCJR, ni Bukaler de Guzman, ito ay hindi dahil pag-eeleksyon, kundi ito'y talagang pagpapakita ng pagmamahal ng ating Governor Oye, ng ating Vice Governor, sa mga Noboisihan na sa panahon ng pandemya, talaga hindi sila pinabayaan. At ay nga, sabi ng mga tao rito, ito yung aming gobernador na talagang nagmamahal at nagmamalasakit sa amin. At hindi kagaya ka ng iba, ito yung sila may sabi at isya, hindi ako. Hindi ka kagaya ng iba na limitaw lang ngayong panahon na ng eleksyon. Nagkung saan, kapalinto na ang pati siya, alam mo ba, nung isang linggo,
nakapanood ako ng isang live nung isang nagpapakyuta kung saan sabi nung kanilang mga MC, yun daw pamamahagi ng bigas doon sa pinalado sa may santolan, ito na may lilibot sa buong Nueva Ecija. At ngayon natin siya matutuwa ka, lumilibot ka sa Nueva Ecija. Pero ang dala-dala natin siya, eh, hindi yung pinangako nila doon sa kanilang Facebook Live na kung saan nga, sabi nila, buong natin Nueva Ecija, no, bibigay ng bigas. So dito lang natin siya, makikita mo na. At ito pa, masakit natin siya na. Ito nakakalungkot lang, banggitin ko lang. Doon sa isang post nila sa Facebook, ano, kung saan nagsasalita sila, no, yung cute, yung kapakyute. Ang sabi, hindi kang mga aso nyo, itali nyo. Pero kapag ka, nandiyan na kayo nagpapamigay ng bigas, eh, pawalan nyo. Eh, at siya, alam mo, anong klaseng pag-iisip meron nyo. Kaya, kung ako, kung ikaw at siya, Hinahive blood ka araw na araw ng mga puso. Baka mapaano ka. Ayaw nga pala. Sige. So, parang chill lang tayo ngayong araw ng mga puso eh, no? So dito, Pero, totoo din naman na yun, mga kaibigan, doon sa mga pinamamahagi ng bigas, ito talaga, Kuya Aga, eh, buong Nueva Ecija. Sa katunayan, malapit na tayo, mga lahati sa 849 barangays para sa third wave ng ating ayudang bigas para sa ating mga kababayang Novo Ecijano. So, sabi nga, sinasabi nila... Pero mga bayan na tayong tapos. Yes, marami na rin bayan na mga tapos like ang lungsod ng Gapan, San Leonardo, Peñaranda, ang nakatatapos lamang noong Biyernes, pati ang General Natividad, ang Karanglan, ang Llanera, tapos na po mga kaibigan, Likab, tapos na rin. So marami na mga bayan din po na tapos. Kaya sa mga nagpapakalat ng mga fake news na hindi ito buong Nueva Ecija at pili lamang na ibinibigyan. So, patunay na lang din mga kaibigan sa ating mga kababayan na lubos-lubos yung pasasalamat para sa pamahalaang pandalawigan. Sa pangungunan ng ating Governor Oy Matias Umali at Vice Governor Doc Anthony Umali at simulat sa poll, hindi nakakalimutan ang ating 3rd District Congresswoman Cherry Domingo Umali. Diba? So, ito yung talagang mga bigas na mula sa mga lokal na magsasaka ng Nueva Ecija. Biruin mo, hindi binabalik din sa atin yung bigas. At sinabagin mo si Ma'am Cherry, ha? At sinabagin mo si Ma'am Cherry. Ito pa, pang napansin ng ating mga kababayan mo. Bagamat hindi ko area yung ikatong distrito, pero tayo naman yung mga kamag-anak, kaibigan dyan. Alam mo, siya napansin nila kay Ma'am Cherry, yung nga panahon ng pandemya, nakikita nila kasama nagbibigay ng bigas. So, hindi kagaya ka nung isa, nagbibigay din naman ng pakonti-konti, pero iniuutos lang. So, doon makikita natin siya, hindi naman yung talaga nagmamahal. Yung nagmamahal sa akin, kumbaga, hindi ba, kumisa na sa isang tao, katulad mo halimbawa, kung papadala lang kita halimbawa ng pagkain, okay lang, natutuwa ka, dahil pinadala kita. Pero si kung ako mismo yung maghahatid siya ng pagkain, siguro, lalo ka mas matutuwa, di ba? Mas madadama mo na mahal ka at mahal ka sa akin, di ba? Ganun. Oh, tama ka naman din, Kuya Aga, kasi mas iba yung ano, ramdam. Kumbaga meron na yung ano, kumbaga na ipapaabot natin yung malasakit sa ating mga kababayan. Pero iba pa rin kung makikita. Marami nagre-request din ano, Kuya Aga, no, na makita sila Gov Oy. Sa dami ng schedule, ang lawak ng Nueva Ecija, biruin mo, no. So, antayin lamang mga kaibigan na darating din ang panahon. Sabi nga ni Isa Seguera sa kanta, ano, Kuya Aga, yon? Pagdating ng panahon, baka ikaw rin at ako. Ay, tanam. Mamaya kantahin mo yung misis mo. Kaya ayan yung siyempre naman. So, Kuya Aga, alam ko hindi pa tapos din dyan sa bayan ng Talavera at sa barangay Campos, kung ano man yung pronunciation. Oo, kasalukuyan pa. Oo, kasalukuyan pa. May pupuntahan ka pa ba right after that? Yes, at Shane, alam mo, ito pa isang nakakatuwa, nakabanggit mo yung pupuntahan, ha? Kita mo, ha? Bukod sa bigas, ha? Yung mga proyekto, hindi pinababayaan ng ating mahal na governor. Katunayan natin, Shane, dalawang bayan ngayong araw na ito, ang nabibigyan ng libu-libong simento na naman natin, Shane, ang paggawa ng kanilang mga proyekto, yung mga kinakailangang tugon ng problema ng mga kalsada, mga buildings, barangay. Eto, at isin, kasabay na naman. Sa kapahanan, di ba?
Oo. Kaya nga, nasa bayan yata sila ng Jaen at Zaragoza ang mga semento na mula po sa ano, sa pamahalaang panlalawigan. So, makikita niyo rin po yan mga kaibigan, balita sa usapang malasakit sa lipunan na inyo mapapanood bukas po ng alas 10 ng umaga. Kasama ang ating Governor Oy Macha Sumali at ang kanyang ang bumubuo sa barkada ng usapang malasakit sa lipunan na sina Sir P.A. Alejandro Abesamis, Attorney Joma San Pedro, Attorney O.J. Cornejo, at Father Arnold Abelardo dyan sa UML o usapang malasakit sa lipunan alas 10 ng umaga. Anyway, Kuya Aga, ang GP party list, kasama rin natin na laging namamahag ng bigas. Kami. GP Padierno sa ating GP party list. Yes, sir. At maraming salamat sa iyo, Kuya Aga. At alam ko, baka mamaya, hindi ka na rin maka-exo mamaya. Pagpapaalam ka na rin. Ayan, alam ko, ayan, ayan. Mahal ko pa rin. Ha? Wala din sa akin lalagyan. Kasama ko si Governor Oye at saka si Vice Governor Doc Anthony. Wala din sa palagay campus sa kapalilang inyong sa camping pinaka-pogi. Si Aga Rinsangan. Bye-bye! Hi! Siyempre yan ang ating Kuya Aga, the Pogi Live sa Barangay Campus, Bayan ng Talavera. At tumako naman tayo kay Kuya Smart sa Petran, the third na nasa Laur. Sana maganda ang signal niya sa Bayan ng Laur. Go ahead. Naka-out pa rin, naka-block, naka-off. Oo, paki-contact si Kuya Smart para nang sa ganun. Eh, makapag-update dyan sa Laur, Nueva Ecija. At kasama rin natin, Jovelyn Estrero. Oo, live naman po sa bayan ng Kuya po. Ate Jovi, kumusta naman dyan sa barangay na kinalalagyan mo ngayon? Go ahead. Nakamute ka ko, Ate Jovi. Nakamute. Nasagin ba tayo? Ate Jovi. Ayan, isang magandang morning, barangay sinulatan sa bayan ng Gimba. Yes. Ay, Gimil, ayan, welcome daw po ang team, umali dito. Oo, Gimba, Gimba, ayan. Miss Jane, maaga ang pamamahagi ng bigas dito sa barangay sinulatan. Napakaaga ng kanilang pamamahagi sapagkat sinisiguro nila na bago pumutok ang haring aring papano ay meron na isasaing itong mga kabarangay ni Kapitana Santos Pitpit. Nampaya guys, sinulatan. Pagdating natin dito, Miss Shane, ano? So, nasa alas 7 pa lang ng umaga ay nagpapamudlog na ng bigas dito sa barangay. Although nasa 397 kapahayan ang mababahaginan ng ayudang bigas sa araw na ito, ay medyo layo-layo itong mga bahay. May mga portion ng barangay na talagang magkakadikit ang mga bahay, pero yung kasunod na bahay ay medyo malayo. So meron yung per compound na talagang magkakamag-anak nasa isang compound, and then yung kapitbahay na nila is medyo malayo-layo. So nasa kabukiran din tayo, Miss Shane. Dahil syempre dito sa bayan ng Gimba, pangunahing hanap buhay din syempre ang pagsasaka. Kapag sinabi natin pangunahing kabuhayan ng pagsasaka, Miss Shane, ay hindi nangangahulugan na pag-aari nila mismo yung bukid na kanilang sinasaka. So meron dito porsyentuhan lang talaga. At yung iba naman nakikita rin nakikigapas. Tapos, kapos pa rin talaga sa bigas. Meron tayong mga nakapanayam! Ayan! Diba tayong mga kamabites ng barangay? Ayun, sabi nila, Miss Shane, may tuturing nilang bayani ng kanilang buhay si Governor Oye dahil sa panahon ng pandemya at ng gawat, hindi sila nito pinabayaan. Ilang ulit sila nakatanggap ng ayudang bigas mula sa pamahalaang panlalawigan ng Nueva Ecija. At si Kapitan Michelle, nakita din natin kanina. Ayan. At yun si Kapitan. Hinahabol ko kasi siya, kaya medyo hinihingal ako ngayon. Kasama niya siyempre ang buong team. Ayan, team ng Izon dito sa... Ito si Kapitan! Yes po, good morning! Ano pangalan ni Kapitan? Good morning po.
si Kapitan Santos Pitpit Machine. Ay, kasama ka okay. Pinayong araw. So, kumusta po yung pamamahagi ng bigas dito sa inyong barangay? Pamamahagi po ng bigas sa aming barangay po ay napakalaking tulong sa aming kabarangay. Dahil lalo po ngayon, may gawat po ngayon. So, ay pagkratik lang ang pagkulong ng kabarangay. Marang-marang salamat po, Guba Umale, Vice Guba Antonio Umale, at ganoon din po ang lahat po ng Team Gibak Umal at yung ating bukal. Hindi na po ito isa-isa, hindi na kilala naman po sila dito. Maraming salamat po, Guba, sa chicken and yung bigas. Kaya ito nga sinabi, napakaling tulong po ito sa aming barangay. Kapitan Santos, pangilang beses na po ninyo nakakatanggap ng bigas? Bale, dalawang beses na po. Ay, tatlo. Pangatlong beses na po. Oo, tatlo. Na po. Na pamamahagi ng bigas dito sa dyan sa barangay Sinulatan, bayan ng Gimba. So, Kapitan, maraming salamat at alam ko hindi pa kayo tapos pamamahagi ng bigas po dyan sa inyong barangay. Ate Jovi! Nakakalahati na sila? Salamat po, ma'am. At pag napigyan po ulit ng distribution po ng bigas o kaya ayuda po sa aking kabarangay ay malaking pasasalamat po. At yun po ay talagang nakatulong sa mga kabarangay ko dahil kaya nga sinabi, kayo po ay talagang gawat na gawat po ngayon. Yun po. Ayan. Thank you, Kapitan. Ayan, Michelle, sobrang overwhelmed ako ng Kapitan dahil talagang malaking bagay sa bigas na ito at gawat na Michelle. Kaya itong bigas na ito talaga sobrang pinagpapasalamat ng kanilang barangay. Oo. Kasi Michelle, siya pala si Kapitan dito. Okay, go ahead, Johnny. Oo. Ay, sige lang, Michelle. Sisingit pa. May sisingit lang ako. Alam mo naman, marinas tayo, di ba? Ano po yung sana, Michelle? Nabanggit mo kanina pagsasaka, pero laking pasasalamat pa rin ng mga kabarangay natin dyan sa Barangay Sinulatan. Yes. Dahil kahit na magsasaka sila, and kinakapos pa rin sila doon sa ano, medyo, sa bigas. Michelle, medyo... Tama ba? Oo, nag-freeze. Lumalakad siya kasi. Oo. Ate Jovi, kung naririnig mo pa rin ako, mag-stay ka na lang muna sa isang lugar para ano, baka dyan sa gawi mo na nilakaran ngayon, eh mahina yung signal mo. So, mamaya babalikan natin si Aling Marites ng ano ng TV40, da si Jovelyn Astrero. So, dumako naman tayo kay Kuya Smile sa Petran the Third na live po sa Daur. Ayan, sa Kahanden. Bukid din, mga kaibigan. Good morning, Kuya Smile! Ano update naman dyan sa Daur? Go ahead! ...ng Daur, dito po sa Barangay Sagana. Napakasagana po ng pamamahagi ng ayudang bigas sa ating mga kabarangay ngayon dito sa Barangay Sagana. Bakit? Dahil kulang 1,000 sako ng bigas ang maipamamahagi sa bawat tahanan ngayong araw ng mga puso. At syempre, kasama natin kanina sa pangunguna po ng ating ama ng lalawigan, nagpapasalamat po ang Barangay Sagana dito sa bayan ng Daur. Sa pangunguna po ng ating ama ng lalawigan, Governor Oye Matias Umali, at syempre po, sa patuloy na support na po ng Sangguniang Panlalawigan, Vice Governor Doc Anthony Matias Umali, at syempre po, ang magbabalik na laging kaagapay po ng ama ng lalawigan, ang ina ng lalawigan, ang magbabalik sa ikatlong distrito ng Nueva Ecija, Congresswoman Cherry Domingo Umali. Yan, inaasahan Shane kasi na halos kulang 1,000 sako ng bigas ang matatanggap ng ating mga kababayan dito sa bayan ng Daur. So, Kuya Smile, yung pamamahagi ng bigas dyan sa Daur? Actually, kanina, yung mga upuan, maaga pa lang, alas 7 ng umaga, nandito na yung ating mga kababayan. So, nagsimula po ito ng mga bago mag alas 8 ng umaga. Kaya ito, tuloy-tuloy na. Kaya lang, medyo hiwa-hiwalay, naiwanan na tayo ng pamamahagi ng bigas. Nandun na sa kabilang sulok ng mundo. Ayun. Kanina, dito tayo galing sa kabila, papuntang Tanawan. Yan.
At ito kasi, susunod po tayo doon. Sasakay lang tayo ng sasakyan para makapanayam po natin si Mayor JJ Samano at si Vice Mayor Jesusa Samano dito sa bayan ng Rato, ng Rao, Laor. Mission, alam mo po, itong bayan ng Laor ay nasa pusod ng Sierra Madre. Kaya makikita mo ngayon ang napakagandang tanawin ng bundok ng Sierra Madre. Kaya yun, ito ay pinagmamalaki ng bayan ng Laor, itong tanawan, syempre po yung Batuperi, yung papuntang Alubete. So, napakaraming magagandang tanawin dito sa bayan ng Laor. Oo, magandang tanawin. Magandang tanawin, magagandang dilag din dyan, Kuya Smile. Kaya ingat-ingat ka, baka mabihag ang iyong puso at araw ng mga puso ngayon. Katulad ni Kuya Agad the Pogi. Ang sabi ni Kuya Agad the Pogi, lalo siyang bumabata kapag nakakakita ng mga batang galaga, mga kaibigan. So, ingat-ingat ka dyan, Kuya Smile. Lumarga ka na. Ayun, nakita mo naman yung mga angels ng GP Party List. Ayan. Kasama natin araw-araw ang GP Party List. Pero, sarado na. Nakapadlock na yung puso ko. Para sa nag-iisa kong asawa. Siyempre. Lagi nakatutok pag nagla-live po tayo. Ay, siyempre. Kagabi pa, advance. Ha, natantusan ko na. Anyway, maraming salamat sa iyo, Kuya Smile. Abuli mo na sina... Ano, sina Mayor dyan, para lang sa ganoon, ma-interview natin si aspiring Mayor JJ Samano. Tama ba ako? Pero siya yung vice, yeah. Oo, yes, tama po. So, siya po yung vice mayor ngayon dito sa bayan ng Laor. Okay, babalik po tayo mga kababayan. Susundan lang po natin sila kasi nandun na sila sa kabilang bundok. So, babalik po kami. At syempre, kaway-kaway, GP Party List. Ayan, kasama natin araw-araw. Ayan. Oh, mga angel. Araw-araw, susunod na rin po yan. Yan, mga angel. Pero yung angel, oh, sarado na yung puso ko. Yeah. Sige, maraming salamat sa'yo, Kuya Smile. Anyway, sarado na dapat. Ipadlock nyo na talaga mga puso nyo, Kuya Aga and Kuya Smile, ha? And of course, hindi lamang po sa bayan ng Gimba, Laor, at syempre sa Talavera, nagkakaroon ng pamamahagi po ng bigas. Ito po ay sa bayang pamamahagi ng bigas. Katunayan po, ang ating rice distribution team po ay nandiyan po sa Barangay Paitan Sur sa bayan ng Kuya Po. Nariyan din po sa Nampik 1 sa Barangay, taas mo Kuya, na sa Barangay Campos Talavera at syempre sa Barangay Recuerdo ng Picuan at nariyan din po sa San Fabian Santo Domingo. Natin yung sinulatan at syempre Barangay Mangandingay sa Muñoz. So, sa nasa city naman, nariyan po sa Barangay Upper Second sa Rizal Agbanawang. At syempre sa Laor ngayon, kanina sa Barangay Sagana, Barangay Cruz sa Bungabon, Barangay San Mariano, sa Santa Rosa. Uy, doon pala yun sa amin, San Mariano sa Santa Rosa. At Barangay Sumacab Sur naman sa Cabanatuan City, Barangay Maligaya sa Palayan City, Barangay San Vicente sa Cabrillao. So babalitaan ko kayo mga kaibigan. Dahil makakatanggap ang Barangay San Mariano sa Santa Rosa ng bigas na naman sa ikatlong pagkakataon, ano, napaka kasi nung time nung ano yung second, talagang pinos ko pa yon, ang puti. Oo, mas kinumpara ko yon doon sa binibili yung binibili na bigas na 1000 plus. Maganda yung bigas, maputi, mabango, masarap. At kaya nga tumaba po ang inyong lingkod na si Shane Tarantino kakakain ng bigas ng ating rice distribution program ng ating pamahala ang panlalawigan. Anyway, tuloy-tuloy lang tayo sa pamahagi po ng ating balita sa ating mga kababayang Novo Ecijano. At syempre, bago po tayo ibalita po yung mga naging schedule po nitong weekend, balita po muna tayo sa umaga. Taogama Muñoz Chapter nagsagawa ng libreng paglilinis at pagpipintura sa Villa Isla Elementary School. Nagsagawa ng libreng cleanup drive at pagpipintura ng bakuran ng Villa Isla Elementary School ng ang Taogama C. Treskilyon Grand Fraternity Muñoz Chapter.
after kahapon, araw na Linggo, sa aming panayam kay Heaven Riley Reyes, Grand Traskilyon ng Muñoz Chapter, hindi ito ang unang beses na nagsagawa sila ng cleanup drive sa Science City of Muñoz. Kabilang anya ito sa kanilang programa na umaksyon upang mapanatiling malinis ang kanilang kapaligiran. Ayon kay Heaven, ang kanilang pondo na ginagamit sa pagpipintura at mga cleaning equipment ay nanggaling mismo sa kanilang bulsa at nagmula rin sa mga kasamahan na sumusuporta sa kanilang programa. Dagdag pa ni Heaven, nais silang maging mabuting halimbawa sa mga kabataan na nakakakita sa kanilang mga gawain. At bagong tourist destination sa Nueva Ecija, matatagpuan sa Pantabangan. Matatanaw sa bagong Pantabangan Biotech sa Sitio Intang Barangay Liberty, Pantabangan, Nueva Ecija, ang kagandahan ng Pantabangan Lake na kilala dahil sa malaking dam, malinis sa tubig at sariwang mga isda. Maaari ring ma-experience dito ang nakabibighaning view ng bahagi ng Sierra Madre Mount, Caandusian at Caraballo Mountains. Para makapunta sa view deck ay may tatawiring hanging bridge na nakadadagdag sa atraksyon ng lugar na isa rin sa kinagigiliwan ng mga turistang nagpupunta roon. Sa isang panayam ay sinabi ni Mayor Roberto T. Agdipa na patuloy sila sa pagpapaganda ng Pantabangan upang maging pasyalan ng mga turista at ang view deck na nalalapit ng buksan sa publiko ang isa na sa kanilang naisakatamparan sa pamamagitan ng CE's Kasaknan Water at an Energy Company Incorporated at ng LGU Pantabangan at pag-agapay ni Governor Oy Umali. Inaanyayahan ng alkalde ang mga Novo Ecijano na bisitahin ang kanilang bayan upang matunghayan ang view deck kapag formal na itong binuksan sa mamamayan. Sa kabila ng pag-unlad ng turismo sa naturang bayan, ay sinisiguro pa rin naman umano nila na mapanatili ang kalinisan sa kanilang lugar. At dumako na nga tayo mga kaibigan nitong Sabado at Linggo ay nagkaroon din po ng pamamahagi ng bigas po sa mga bayan po na aking babanggitin ngayon. At puntahan nga po natin yung sa bayan ng Uyap po kung saan naroon po noong Sabado po sa barangay Tagumbaw, Uyap po mga kaibigan. At syempre naging katuwang po ng pamahalaang panlalawigan sa pamamahagi po ng bigas sina Mayor Florida Pagyo Esteban, good morning po, and Vice Mayor Manuel Hidalgo. At ang ating mga konsehal naman po, Jaime Batak, June Paul Mendoza, Jericho Robles, Jerry Marcos, Virgilio Aquino, Romeo Castelo, Dominador Diaz, at Engineer Keo Gines. Yan po ang mga katuwang po ng ating pamahalaang panalawigan. At nakikita nga po ninyo sa ating mga larawan, ang mga ngiti ng ating mga kababayan nang makatanggap po ulit sila sa ikatlong pagkakataon ng ayudang bigas. At sa bayan naman po ng Saragossa, mga kaibigan, naroon po ang rice distribution team sa Barangay Santo Rosario Old noong Sabado at mahigit 1,000 kabahayan po ang nabigyan po ng bigas. At binabati rin po natin ang ating Mayor Lali Belmonte, aspiring mayor po ng ating bayan ng Saragossa, at Vice Mayor Edwin Ventilla. At sa ating mga konsehal naman po, Konsehal Emma Arnazan, Konsehal Ja Balutan, at Konsehal Angel Bautista, Ivy Belmonte, Joyce Bulalayaw, Jonald Casapos, Konsehal Michael Nieves, at Ver Sagun, dyan po sa bayan ng Saragossa, katuwang po ng ating pamahalaang panalawigan. Sila po ang kasama po na nagpapamahagi po ng bigas. At syempre, sa Santo Domingo naman mga kaibigan, kung saan sa Barangay Malayantok, mahigit 700 po na bigas po ang kanilang ang naipamahagi po ng pamahalaang panalawigan. And good morning po sa ating aspiring Mayor Day Andres, Mac Andres, Vice Mayor, at syempre sa ating mga konsehal ng mga tumatakbo po dyan, sina Sir Patrick Adriatico, Jack Bravo, Len Castellano, Ariel Caspilan, Florencio Sudoy, Udong Farin, Mading Ibarra,
Jong Miranda. Yan po ay sa Barangay Malayan to, bayan ng Santo Domingo. At punta naman tayo sa bayan ng Cabiao, kung saan sa Barangay Santa Rita, mahigit 2,000 po na kababayan po natin ang nabigyan po ng sako-sakong bigas po sa Barangay Santa Rita, bayan ng Cabiao. Ay hello po kay Mayor Ramil RBR Rivera at Vice Mayor Mar Mercado Cintillo. At sa ating mga incumbent councilors, Konsehal Moises Camagong Guevara, Konsehal George Boy Burayag, at syempre aspiring councilor natin ng Cabiao, Pando Enriquez, Rob Kevin Rivera, Injury Dante De La Cruz, Pablo General Gonzalez, Jojo Bernardo at Kate Santiago Ecco. At puntahan naman natin sa bayan ng Haen, kung saan mga kaibigan sa Barangay Magsalisi Haen, 1,100, mahigit 1,100 po ang naibigay po na bigas sa pangunguna po ng ating Mayor Sylvia Austria, katulong po ang kanyang aspiring Vice Mayor Attorney Sylvester Austria. At good morning din sa ating Konsehal Josie Angeles, Konsehal Dondon Carlos, Konsehal Santi Machas, Konsehal Tony Ocampo, Konsehal Norman Velarde, at sa ating mga aspiring councilors, Jerry Ketwa at Resty Reyes. And hello to ABC President Larry Manuel. At syempre sa Munoz, kung saan sa Barangay Magtanggol, mahigit 600 po ang ipinamahagi po ng bigas po dyan ng pamahalaang panlalawigan, kung saan katuwang din po ang ating aspiring mayor ng Science City of Munoz, aspiring Mayor Army Alvarez, at kasama po ang ating Mayor Nestor Alvarez na tatakbo po bilang Vice Mayor naman ng Munoz. At hello din po sa ating mga konsehales na tumatakbo kasama po nilaan ng ating aspiring Mayor Army Alvarez at Mayor Nestor Alvarez, Vincent Alvarez, Doc Balmeo, Bensing Cahucom, Mac Fernandez, Jerry Pulhensio, Alex Natividad, Roy Orpilla, Alan Pingol, Eric Santiago, June Viloria. At sa San Jose City, mga kaibigan naman, kung saan sa Barangay Porais, kung saan 1,000 mahigit mga kaibigan na kabahayan ang nabigyan po ng bigas po noong Sabado. At katuwang po ng pamahalaang panlalawigan, good morning po and happy Valentine's Day po sa lahat mga nababanggit po na pangalan. Sina Mayor Cocoy Salvador, aspiring Vice Mayor Ali Salvador, sa ating Konsehal Willie Nunez, Konsehal Roy Andres, Trixie Salvador, Ed Agliam, Doc Susan Corpus, Derek Taisico, Maui Munsayak, Ogi Tanchongko, Mulong Balentong, at Vance Manugi. At syempre sa bayan naman po ng Bongabon, Barangay Magtanggol, Bongabon, kung saan mga kaibigan na ipamahagi po dyan ang mahigit 600 sako ng bigas dyan po sa Barangay Magtanggol Bongabon, kasama at katuwang ng pamahalaang panlalawigan, former Mayor Ricardo Padilla, natatakbo muli bilang mayor o mayor ng ng Bongabon, Vice Mayor Hernan Andres, good morning po, at sa ating konsehal Melody De La Cruz, at mga aspiring councilors sa kasama sa pumahagi ng bigas, Chica Guerrero, Luisito Griguer, Gideon David Padilla, Jomar Dandan, Maylin Ruz, Jojo Celestino, Maximino Herbacio. At syempre, pumunta naman tayo sa Barangay Santa Ana, Gimba, kung saan Sabado at Linggo, mga kaibigan, ay nagkaroon sila ng schedule. At ito po sa Barangay Santa Ana, mahigit 300 po na sako ng bigas ang inilagay po ng ating pamahalaang panlalawigan sa mga inilabas po na buong pangkuan ng ating mga kabarangay dyan sa Santa Ana, Gimba. And hello po sa ating mga kasamahan po dyan sa bayan ng Gimba. Wala akong list dito, no? Pero syempre po, hindi naman po natin palalampasin din po dyan. At sa bayan ng Gimba, pinabati po natin ang ating babalikan po natin mga kaibigan sa ating Gimba. Gimba kong mahal. Oo, hinahanap po, wala siya dito. At pa-note na lang po ako, ano, sa bayan ng Gimba. So, anyway, sa ating kay Mayor Dizon, good morning po dyan sa bayan
ng Gimba. Mamaya babalikan ko po ang Gimba sa Talavera naman, mga kaibigan. Nanakapanayan po natin sila ibibig si President J.R. Santos at Mayor Nerevi Santos Martinez. At hello po kayo na Konsehal Ray Ray, Villanueva, Baby Palillo, Del Rayo, Lito Silva, Joel De Rosario, Erika Arenas Mendoza, Erwin Choco at Rafael Reyes. At sa Burgos, tatlong barangay ito sa Santa Rosa, Aguinaldo, Burgos, San Gregorio. Mahigit 600 sako ng bigas ang nabigyan po dyan sa Santa Rosa. And hello, hello po kay Vice Mayor Marie Evangelista, ang ating aspiring mayor ng Santa Rosa. And syempre, former Bukal Makoy Matias, ang ating aspiring vice mayor ng bayan ng Santa Rosa. At syempre, kina Konsehal Marjorie Matias, good morning po, aspiring councilors Arnie Castillo, Pablito Camus, Jared Hernal, Dante Magsilang, Tony Romero, Paul Nicolas at Sammy Jamman. At syempre, sa Nampik 1, kung saan nariyan din po yung team natin noong Biyernes. Pero ito po ay sa Barangay Mayanto. Mahigit 200 po na kabahayan po ang nabigyan po dyan. Ito kasi sa Nampik 1, liblib talaga yung mga lugar. So, hello po kala Mayor Victor Badar, Madam Remy Badar, ang ating Vice Mayor na aspiring Vice Mayor na Nampik 1, mga Konsehal Tom Roque Jr., Konsehal Jesus Pacol at ang ating ABC President Ruben Domingo. Mga tatakbong konsehales din po, Marlon Celestino, Delnar, De Vera, Danilo Dorberte, Christopher Papilla, Desi Takas, ABC Ruben Domingo. At syempre sa bayan ng Laor, kung saan nakasama po natin ang ating kapitibigang Smash Veteran na magbabalik po maya-maya po sa inyo, ang ating Vice Mayor Jan Joe Samano, ang ating aspiring Mayor ng Laor, Konsehal Susi Samano, aspiring Vice Mayor ng Laor. At syempre, good morning din po kay Konsehal Raimundo Lulunan at Konsehal Marina Padilla. At ang ating mga aspiring councilors, Christian, Bayro, Orlando Mariano, Marlon Andres, Herminio Dayao, Benito Ocumen, Aprilito Panginen. At syempre, doon naman po sa ating noong Linggo po, nagkaroon din po ng pamamahagi ng bigas dyan sa Barangay Santa Cruz, Gimba. Eto na po, good morning po kay na Mayor Jose Dizon at Vice Mayor Jose Solito Galapon. At sa ating mga konsehales po, Stephanie Alvarez, Diane Beltran, Carlo Dizon, Johnny Estabilio, Berilio Fabros, Oyo Lumang, Kent Natividad at Kuning Ubaldo. Good morning po sa inyo. At syempre sa ating mga congressists na po, nakakatuwang din po ng ating pamahalaang panalubigan. Good morning po sa ating First District Congresswoman Ging Swansing at kay Ate Mika Swansing, ang ating susunod na kongresista sa unang distrito. At syempre sa ating Kuya Lito Violago ng ikalawang distrito, good morning po. At ang ating 3rd District Congresswoman, Cherry Domingo Umali, sa magandang morning po sa inyo. At ating 4th District Congresswoman, Maricel Azel Natividad Naganyo. At sa ating mga board member, nandiyan na ba yung ating mga reporters? Ano inyo ako bago natin no? Oo, no? So, sa ating mga board members naman po, kina First District, Board Member Eric Salazar, Lurdy Guzman, and Rap Villanueva. Good morning po sa inyo. Second District, Bukal Dinto Daisico, and Bukal Joseph Wawawi Ortiz. At Third District, Bukal Ramon Capitan Supa Garcia, at kay Bukal Norjan Castillo. Good morning po. At syempre, sa Fourth District, Bukal Nap Interior, Bukal Tess Pachag, at sa ating SK President, Mary Sweet Liberty Cruz, na tatakbo bilang bukal sa ika-apat na distrito. Good morning at GB Partilis, pangunguna ng ating Congressman GB Partilis. At ito pa rin po ang ating ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng Rice Distribution Program sa pangunguna po ng ating Governor Oy Matias Umali and Vice Governor Dr. Anthony Umali. At punta naman natin, Ismael Sopetron, the third. Ayan! Good morning po. Ayan. Katatapos lamang po namin ang pamamahagi ng ayudang bigas dito sa Barangay Sagana. Kasama po natin si Vice Mayor at JJ Samano na magiging susunod na mayor po ng Bayan ng Laor.
Yes, Ms. Shane? Vice Mayor. Vice Mayor. Pangilan na pong barangay itong barangay Sagana na nabigyan po ng bigas sa bayan. Good morning po sa ating lahat. Good morning po sa ating Governor, at Jerry Umani, at ating pong Vice Governor, at dalawang bukal na Ramon Suka at Northern Castillo. Ngayon po, panglimang barangay na po kami dito po sa bayan ng Naor. Andito po kami ngayon sa barangay Sagana. At katatapos lang po namin mag-distribute sa 948 na sako ng bigas para po dito sa kababayan natin sa barangay Sagana. At yan po ang sitwasyon natin ngayon. Medyo maambun-ambun na po rito. Kaya po kami ni Ismael, hindi na po na-isma. Ayan na ulan. Mamawitan na po kami. Opo, yan po ang sitwasyon natin na Jane, dito po sa barangay Sagana na po. Oo, blessing yan, Vice Mayor. Anyway, di ko na patatagalin. Baka may mensahe po kayong gusto iparating sa inyong mga kababayan dyan sa Laur para ano po, makatapos na po tayo sa Laur. Go ahead. Marami po nagpapasalamat sa ating mga kababayan, lalo na po ngayon. Dito po sa Laur, medyo kinatawag po nagawat. Kaya po yung ating bigas na bigay na ating mga na-governor, Congresswoman Jerry Umani, malaking tulong po sa ating mga kababayan. Inaasahan po na 1,000 sako ng bigas ang ipamumutmut po dito sa ating bayan. Sa ngayon po, hindi pa po kami nangangalahate. Kaya po, mahaba pa po at asahan po na ating mga kababayan na makakarating po ang bigas ng ating local. No? At maraming salamat po ang bagay na ating kababayan dito po. Maraming salamat, Vice Mayor Janjo Samano. At silong muna kayo, baka mamaya mahirap magkasakit, mahaba-haba pang lakaran ang bayan ng Laur, mga kaibigan. At Kuya Smile, meron ka pa bang gustong ibalita sa amin? At sumilong ka, mahirap magkasakit ngayon. Mantalayan na natin pagkataon bago tayo magtapos. Maraming salamat po sa Ama ng Lalawigan, Governor Oyemadya Sumali, siyempre po ang Vice Governor Johan Sumali, sa patuloy na pamamahagi ng ayudang bigas sa ating mga kababayan, lalong-lalo na, sabi nga gawat ngayon, hindi lamang gawat, kundi may pandemya tayong nararanasan na halos 2 taon na nating nararanasan. Kaya huwag po kayo mag-alala, yung mga kababayan po natin ay pangako ng ating governor na patuloy ang pamamahagi ng bigas hanggat may pandemya. At siyempre po, maraming salamat sa ina ng Lalawigan, Ma'am Sherry Domingo Umad. Ayan na ulan. Yes, ayan na ulan. Silong na ikaw. Maraming salamat sa iyo. It's Masupet Trend the Third. Anyway, yan po ang ating kaibigan live po sa Laur, Nueva Ecija. At puntahan naman natin, kumusahin sa Laur, umaambun na doon. So, tingnan naman natin sa Himba, si Jovelina Estrero. Jovi, kumusta naman dyan? Umuulan ba dyan? Nakamute ka ulit. Kung sa bayan ng Laur ay papaulan na, dito naman sa bayan ng Gimba ay papasikat ang araw. Ayan, medyo mainit. Umaaraw, kung makikita yung background ko, ayan, mainit. So katatapos lang din ng pamamahagi ng ayudang bigas dito sa barangay Sinulatan at nagsiuwian na rin ng ating buong team Gimba Kong Mahal. Ayan, dahil kanina ay nandito sila, talagang nilibot nila. Michelle, talagang nilakad po itong barangay na ito. Dito sa kabuuan ng barangay ay meron silang 4 na kilometro. Ayan, 4 kilometers talaga yung nilakad namin ni Kapitan kanina. Sinusundan po sila. At syempre, kung susumahin ni Shane ang mula sa barangay hanggang sa bayan, ay meron nitong layong 13 kilometers. Ayan, kaya medyo malayo-layo talaga ito sa kabayanan. At syempre, Michelle, dahil tapos na nga itong pamamahagi ng bigas dito, ay nakita naman natin kanina kung gaano nagpapasalamat si Kapitan, kasi ganun din yung pasasalamat ng kanyang mga kabarangay dito sa barangay Sinulatan, dahil nga malaking bagay talaga ang bigas. Alam naman natin yan, dahil pang-araw-araw na pangangailangan niya ng bawat pamilyang Novo Ecijano ang bigas talaga. So napakalaking katipiran, 2,000 sa isang buwan ang ginagastos ng ating mga kababayan sa pangbili lamang ng bigas, na kung minsan kumakain lamang ng 2 hanggang 2 beses. Nararanasan nila kumain lamang ng 2 beses sa isang araw dahil nga sa kakapusan ng pambili ng bigas. At nabanggit nga ni Kapitan, Miss Shane, dahil nga magsasaka nga, maging si Kapitan ay magsasaka rin, pero nalugi din kasi sila nung nakaraang anihan dahil nga inabutan ng bagyo. Kaya naman talaga yung problema nila, yung pambili talaga ng bigas sa bawat araw. Saka yung ilang magsasaka dahil, Miss Shane? Diba, nung alitang niya,
natatandaan mo yon. Kumbaga parang nagkaroon din ng problema din ang ating mga magsasaka. Umurong yung kanilang ani ng parang dati na ang kanilang inaani sa isang ektarya ay nasa 150, naging 80, naging kalahati yung inani nila. So, ito'y malaking tulong para sa ating mga magsasaka sa bawat parte ng ating lalawigan ng Nueva Ecija. Anyway, maraming salamat sa iyo, Jovelyn Estrero. Binati mo na ba yung asawa mo ng Happy Valentine's Day? Actually, may chance kami nagpang-abot dahil maaga itong naging coverage natin. Actually, naman ay pang-pong ng bahay. So, siguro kadarating lang yan sa bahay. So, mamaya na lang tatawagin natin. Medyo naghihintay din ako na mag-aabot sa akin ng Buraklak at Chocolate, pero mukhang malabo. Kaya okay lang, nandito na lang, ka-Valentine's Day ito, mga taong barangay. Ayan, pag may nadaanan ako ng Buraklak o Chocolate dyan sa kalisada, bibilang ko na lang yung sarili ko. Kunwari, galing sa asawa ko. Bibili kita ng Chocobot. Alam mo yung Chocobot? Yung, alam mo yun, di ba sa akin yung Chocobot? Chocolate yun, Jovi. Diba? Ako rin naghihintay, Jovi, pero mukhang malabo eh. Oo, yun, no? Awanti, kwarta. Anyway, kwarta, baba, sabihin na lang ng bigas. Oo, bigas na lang. So, anyway, ganun talaga ang buhay. So, maraming salamat sa iyo, Ate Jovi. Nala ko bang marites na maiaano sa amin yung nasagap mo? Sa pagiging marites mo dyan sa limba? Dito. Medyo seryoso yung mga tao dito, pero although may mga marites na tayong nakausap, ayun, sabi nga nila malaking bagay ito. At pinapaabot nila, syempre, ang pasasalamat kina Governor Oye Umali, Vice Governor Anthony Umali, sa ayudang tigas na ito. At damagdama daw nila dito sa barangay sinulatan ni Shane ang pagmamahal ng isang tunay na ama ng lalawigan dahil sila ay mga provider sa panahon ng gawat at pandemya. Anyway, at maraming salamat. At syempre, yung ating latest. Oo, napapaalam na ba ako? Oo, paalam ka na. Okay, yan ang ating latest mga kumaring marites. Ako pa rin yung kaibigan, Jovelyn Estrero. Yes, sir. Yan ang ating kaibigan, Jovelyn Estrero. Mga kaibigan, lalay po sa gimba. Totoo kami mga babae kasi, yun kasi yung ano yun na, yung parang hinihina namin pagka kunyari, pagka ganitong araw ng mga puso, yung bulaklak, chocolate, di ba May? Asan ba yung regalo mo? Di ba May? Ikaw na mabinigyan. So, anyway, basa muna tayo ng mensahe bago tayo magtapos. Ang ganda naman ni ate. Pero bakit ganun? Babae, pero alan dayaw pangingin. So, ha? Asawa. Kung asawa niya to, saludo ako sa'yo, Kuya Alan. Good morning po, Team UML. Especially Gov at Vice Gov. Happy Valentine's Day po. Yes, sir. At, syempre, parang minamalat na ako. Jonna Bautista, salamat po sa alagang umali sa pagbibigay ng ayudang bigas. Thank you so much. At John Paolo Pardo, sa anak ko po itong cellphone na ito, boto po ako sa inyo. Salamat po sa bigas. At syempre, mensahe pa rin po si kay, galing kay JR Simeon. Shout out po kay Bokal Eric Salazar. Oo, ang magandang tinig ni Bokal Eric Salazar. At galing kay Maura Aurora, Maria Aurora Santos Kaisip. Happy Valentine's po, Gov Umali, and ABC and Mayora po, God bless. Sa Talavera to siguro. Na mula sa Talavera. At Veloria Valino, Happy Valentine's Day po, Team Umali at Talagang Umali. God bless po. Roel De La Rosa, kailan kaya dito sa barangay Poblacion West Papaya? Saglit lang po, wait lang po kayo at parating na po ang bigas sa inyong lugar. Galing kay Romel Benito Domingo, ito ang governor ko simula pandemic. Yes sir, nagpapamigay na hindi sa ngayon lang na election lang nagbibigay. Opo, ang rice distribution po, yung pamamahagi po ng bigas, noon pa po 2020 yan na nagsimula po yung pandemya.
So, dahil nga nagkaroon ng lockdown noon sa mga lugar, marami po yung mga nagka-COVID nung time po na yon, ay ito po yung naisip po ng ating Governor Oy Umali sa tulong po ng Sangguniang Panlalawigan sa pangunguna po ni Vice Governor Doc Anthony Umali. So, yan po sa mga nagpapakalat lang na mga election lang yan kaya nagpapamigay, eh, wag naman po, tulong po ito. Sabi nga ng ating Governor Oy Umali, umisip na lang din kayo ng paraan para maihahon din natin, yung mga kababayan natin, dahil nga marami rin ang nawalan ng trabaho, gawat din. So, ito po yung paraan. So, tumulong na lang din daw po kayo, sabi ni Gov. Oye. Huwag na kayong manirapan ng programa at napakagandang programa ito para sa lahat. At galing naman kay Aris Ropero, tunay na malasakit, alagang umali. Hashtag alagang umali. At bagal naman ni Kuya Don. Galing kay Arceli Punzalan. Solid go, pumali. Kailan po kaya dito sa Kabu? Wait lang po at papunta na po sa Barangay Kabu ang inyong bigas. At syempre, galing kay Novi Lutok. Good morning, Gov. Doc. Governor Oy, Doc Anthony, and Ma'am Sherry, mabuhay po kayong lahat. At June Padilla, good morning, Baba Esia. I am a farmer. Solid umali. Kita niyo po, even ang mga magsasaka natin, saludo sa lahat ng programa ng ating pamahalaang panlalawigan. Galing kay Elizabeth Gabriel, good morning po. Ingat po kayong lahat dyan. Solid umali. At, uy, what's in speechless. Happy Valentine's Day, love. Happy Valentine's Day din sa iyo, love. Ay, nagla-blush ako. Oo. Oh, I love you, Papa Mandon, no? Bigyan mo ako ng cake. Gusto ko yung bell, ano? Yung red velvet. Kahapon pa ako ng cake made doon, pero wala pong laman, mga kaibigan. Malinis po. So, maraming salamat po. Oo, parang tuwan-tuwa. Parang kinikilig naman si Kuya Toby dun sa ano. No? Ala pa ba? Ala ka ba mamimibigan ng bulaklak? Wala pa. Walang girlfriend? Oo. Nananawagan po sa mga single. Sa mga single po dyan. Toby Kabik po. Search lamang po sa Facebook. Magaling po yan mag-magic. Oo. Pagka ano yung walang mabili ng bulaklak, biglang may lalabas na bulaklak. Ano? Oo. O, hindi lang marunong mag-magic daw sa babae. Mahina ka pare, magpaturo ka kay Frank, kay Kuya Rotel. Oo, ang ating si Pancho. Oo, pwede nga, magpaturo ka kay May. Di ba? Oo. Astig. Matinik yung si May. Ako nagsasabi sa iyo. So, anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga tumutok. And happy Valentine's Day po again to Governor Oy Matias Umali and Vice Governor Doc Anthony Umali and former Congresswoman Jerry Domingo Umali. And syempre, makakalimutan ko ba naman ang aking kapartner na si, ano, si Sir Philip DobolP Fiksyo. Happy Valentine's Day po sa inyo. And anyway, maraming salamat po sa lahat po ng mga tumutok po ngayong araw po na ito. At samahan niyo po kami hanggang Biyernes po ito ang ating pagbabalita po sa lahat po ng sabayang pamamahagi ng bigas dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Hatid pa rin po sa inyo ito ng ating provincial government at sa pangunguna pa rin po ng ating Gov. Oy at Vice Governor Doc Anthony Umali. Muli po, maraming salamat. Muli, ako po sa kalan ni Sir DobolP Philip Fiksyo. Ako po si Shane Tolentino mula po dito sa AYUDA at Balita sa Umaga. See you again tomorrow morning.